Sumarap sa investigasyon ng NBI kaugnay ng rice smuggling si dating National Food Authority Administrator Lito Manayo. Ang giit niya, hindi daw NFA kundi Bureau of Customs ang dapat sisihin sa talamak na smuggling ng bigas sa bansa. Nakatutok si Emil Sumangil. Para raw mas detalyadong maipaliwanag ang operasyon at sistema sa loob ng National Food Authority, ipinatawag ng NBI Anti-Graft Division ang dating administrator nito na si Lito Banayo. May 3 oras na kinuna ng pahayag si Banayo sa closed-door meeting na may kinalaman pa rin sa pagsisiyasat sa umano'y malawakang smuggling ng bigas. Ipinasabpina na rin ng NBI ang mga dokumentong ginamit sa mga questionable umanong transaksyon ng rice importation. Hinimay ng NBI ang patakaran na ipinatutupad noon ni Banayo sa NFA mula sa accreditation, bidding, hanggang sa ma-award ng import permit. Well, makakatulong yun dahil ang tinanong sa kanya ay yung rules ng pagpa-accredit at saka sa bidding ng mga farmers cooperatives. Hindi raw kilala ni Banayo sina Davidson Bangayan at Wilson C. na minsan ang nabanggit sa mga pagdinig ng Senado at sinasabing nasa likod umano ng rice smuggling. Binibidding namin ang import permit, so magbid na lang kayo kung sino man kayo. We don't know. Unlike nung araw kasi, panahon ni GMA, pinamimigay lang yung import permits. Ang pagsisiyasat ukol sa rice smuggling ayon kay Banayo, hindi raw dapat sumentro sa NFA. Yung smuggling has always been there ever since naman eh. No? Ba't ang ibig ko sabihin, hindi trabaho ng NFA smuggling, trabaho ng customs yan. Ang Bureau of Customs naman, isinailalim na sa administrative investigation kaugnay sa rice smuggling ang 18 mga examiner at assessor nito sa Port of Manila. Sila yung mismo na pa-process ng mga rice shipment, no? Kaya siguro sila involved dito. But anyway, investigation pa lang ito, no? Hindi pa naman sila guilty. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.